Isa ka ba sa mga tao na ayaw sa mga maliliit na gumagapang at lumilipad na mga insekto? O sa mga kagaya nito na nangangagat? Naisip mo na ba na minsan sa buhay mo ay humiling na sana ay mawala o mamatay ang lahat ng insekto? Ang mundo kaya ay mas magiging maganda kung ang lahat ng insekto ay mawala? O merong mas terribleng bagay ang pwedeng mangyari sa atin na sa unang tingin ay parang wala namang magiging epekto? Pero paano kung ang lahat ng insekto ay mawala sa ating planeta? What's up guys? TK is here. Kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe na, kaibigan. Halika at muling maglakbay sa ating imahinasyon. Kung ang iniisip mo na kaya umiiral ang mga insekto ay para takutin ka o sirain ang iyong mga halaman, pues nagkakamali ka, kaibigan. Oo, merong mga insekto na sumisira ng pananim. Ang iba naman ay nangangagat. Kung minsan ay napakasakit pa kung mangagat. At ang worst pa nga ay nagdadala sila ng sakit gaya ng malaria o dengue. Pero 90% ng mga insekto ay harmless at may malaking tulong sa ating mundo. Sabi nila kung walang mga insekto, ang mundo ay tuluyang masisira. Gaano kaya kasama kung ito ay mangyari? Kung ilalagay natin ang lahat ng insekto sa isang timbangan, halos 300 beses ang bigat nila kumpara sa ating mga tao. Kaibigan, kung meron kang insektophobia, malamang ay gusto mo na akong huminto dito. Pero hayaan mo lang akong magpatuloy. Alam mo ba na ang mga langgam lang ay mas mabigat pag pinagsama-sama kumpara sa lahat ng tao? Isipin mo kung ang lahat ng insekto na ito ay mawala. Tiyak ang unang magse-celebrate ay ang mga magsasaka. Dahil hindi na nila kailangan ng insecticide para sa kanilang pananim. Pero hindi magtatagal ang kanilang pagsasaya. Dahil kung walang insekto, walang kakainin ang ibang hayop gaya ng mga palaka. Kung mawala ang mga insekto, malamang ang ibang hayop din ay mawawala dahil sa food chain reaction. Pag nagkataon, apektado rin tayong mga tao. Iniisip mo siguro ngayon na vegetarian naman ako, kaya kong makasurvive. Mali ka na naman ng iniisip, kaibigan. Dahil 80% ng mga halaman sa mundo ay namumulaklak. Ibig sabihin, kailangan nila ng pollination para mag-reproduce. At kailangan ng insekto para ito mangyari. Oo, may mga ibon na pwedeng gumawa nito. Pero ang majority ay sa pamamagitan ng bangaw, bubuyog at ng mga paru-paro. Kung wala sila, it's game over sa halos lahat ng halaman. Depende ang iyong survival kung ano ang kinakain mo. Pero halos 50% to 90% ng nasa hapagkainan ay galing sa mga halaman na namumulaklak. Kaya pag nagkataon, wala ng prutas, gulay, bigas at mga trigo. Ibig sabihin, wala na rin pagkain para sa mga hayop gaya ng baka, manok at ng mga isdang tabang. Hindi mahalaga kung ikaw ay vegetarian o meat lover. Kung ang mga insekto ay mawala, tiyak wala ka rin pag-asa na makasurvive. Dahil unti-unti kang mamamatay sa gutom kasabay ng mga nabubulok na bagay. Dahil hindi lang naman ang halaga ng insekto ay ang pagkain sa ibang maliliit na hayop or ang mag-pollinate ng mga halaman. Trabaho din nila ang mag-decompose ng mga patay na hayop o ng mga tuyong dahon. Kung titignan mo naman kaibigan, hindi naman lahat ng insekto ay pangit ang itsura o nakakatakot. Sang-ayon ka ba dito? Muli, maraming salamat kaibigan sa pagsama mo sa aking imahinasyon.